Ewan ko ba mga sangkay, sobrang bobo talaga ng mga dilawan. Lagi na lang po nabibisto yung kanilang mga trolls. Ay, nako. You know what is up mga sangkay, this is me once again and I'm back for another video, another topic na naman mga sangkay natin pag-uusapan ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan, o kan sa Tagalog, kaibigan Janjan. Siyempre kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome na welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. So eto na nga mga sangkay, itong pag-uusapan natin ay patungkol po sa bistadong troll ng mga dilawan. Na sa sobrang bobo niya, pinost niya po sa social media na kung saan na-screenshot po ito ng netizens. At dahil po sa pangyayaring to, kumalat ito sa social media. At nabisto po yung ginagawa nito mga dilawan, lalong-lalo na po si Lenny Robredo. Ngayon ang mainstream media, kagaya po ng News 5, todo pagtatanggol kay Lenny Robredo. Ang problema mga sangkay, huli na. Dahil nga po, kumalat na po ito sa social media. Sobrang kabubuhan ng mga dilawan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na talagang namang solidong sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pakilike and follow din po ang Facebook page ng Team Paangat, isa pong solid pro-government na sumusupalpal po sa mga ginagawa ng mga dilawan na kalokohan. At eto na nga mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! Huli pero di kulong. Isa na naman pong kabubuhan yung ginawa ng mga dilawan ngayon dahil nga po nagkalat na naman po sila ng isa pong malupet na impormasyon patungkol po sa kanilang ginagawa sa social media. Dahil nga po isang troll ng dilawan yung nabisto ngayon ng netizens at dahil dito itong mainstream media ngayon eh todo pagtatanggol syempre sa mga dilawan eh alam naman po natin kung sino yung mga boss nitong mga mainstream media sa ating bansa no. Ilang beses na po nabuking yung mga dilawan pagdating sa kabubuhan ng kanilang mga trolls dito sa social media. Mga bobo! Kaya nga liliwanagin ko lang po sa inyong lahat mga sangkay, totoo po na nag-i-exist ang trolls. Pero hindi po yan pro-government. Lahat ng troll na nag-i-exist dito sa Pilipinas, ginagamit po yan ng mga dilawan mga sangkay. At napakarami na pong ebidensya ang lumabas. Paulit-ulit na lamang po. Yung mga dilawan, sinasabi nila na ang mga pro-government paraming binabayarang trolls. Maling-mali po yun sa lahat ng mga nagsasabi nun, mga bobo kayo at mga sinungaling kayo. Dahil hindi po nila napatunayan yan, wala po silang ebidensya. Pero tayo mga sangkay, napakaraming ebidensya. At sa kabubuhan nito mga dilawan mga sangkay, lagi po silang nabibisto. Kagaya na lamang po neto, isa pong dilawan troll ang nabisto ng netizens na nagpost po patungkol sa pangre-recruit na suportan si Lenny Robredo kapalit ang bayad na 500 pesos. Eto mga sangkay, basahin po natin yung post na kumala sa social media. Ang pangalan po ay Vince Garcia. Sa ngayon mga sangkay, yung account niya na to ay naka-deactivate na mga sangkay, hindi na pumahanap. Pero ito po yung post niya. Ilangan pa namin ng karagdagang mga tao, at least 100 people for the Lenny Warriors Club, 500 pesos per day. All you have to do is to have a 50 FB accounts to support our vice president through comment. You got your payment every week through GCash. Sipagan natin mga tol. Easy money to. I am ready for Lenny. At sa tingin ko, itong ginamit niyang account ay ito po yung original account. Hindi po siya nakagawa ng dummy account na pwede niya pong i-post yung ganitong klaseng information. So dito na po siya nabisto. Kaya nga po nag-deactivate itong si Vince Garcia, mga sangkay. Isipin nyo, 500 per day para ka nang pumasok sa trabaho, mga sangkay. At easy money lang. Pwede kang nakaupo lang, nagpapakalat ka ng fake news, pa-comment-comment ka lang sa mga balita, tapos sabihin mo lang sa comment mo na I am ready for Lenny, kikita na po sila ng 500 pesos. And actually mga sangkay, ayon po sa kakaunting nakalap kong impormasyon, itong 500 per day, mahina pa po ito. Hindi pa po ito yung talagang pangmalakasan na bayad nila sa mga troll nila, mga sangkay. My goodness! Ayon sa Vince na to mga sangkay, na troll ng dilawan, kailangan lamang pong gumawa ng 50 accounts
sa FB. Ibig sabihin, gagawa ng 50 dummy account. Then, ang 50 dummy account, magko-comment ng magko-comment ka lamang po doon sa mga posts ng media at susuportahan mo si Lenny Robredo. Ganun lamang po. Ayon nga po sa impormasyon na nakalap ko, tumataas pa po ito. Kapag maganda yung performance mo bilang troll ng mga dilawan, itataasan nila yung presyo mo. Grabe, no? At sa post na ito, mga sangkay, todo pagtatanggol itong News 5. Ayon po sa News 5, nag-abiso ang opisina ni Vice President Lenny Robredo sa publiko na walang koneksyon sa kanila ang Lenny Warriors Club ng isang netizen at tatanggap ng maliit na halaga para mag-post ng pagsuporta sa opisyal sa social media. Tapos nilagay po nila yung fake. Pero ang totoo, hindi po ito fake dahil totoo pong nag-exist ang mga troll ng mga dilawan at ilang beses na po natin nakita ang mga ebidensya na yon, mga sangkay. May mga group chat na napasok po ng mga pro-government at isiniwalat doon, na screenshot po doon na kung saan meron nga po talagang usapan about po sa sahuran nila sa GCash. So si Lenny Robredo, todo deny nung kumalat na po ito sa social media. Ito po yung post ni Lenny Robredo. Walang anumang koneksyon sa OVP ang tinatawag na Lenny Warriors Club ng isang Facebook user na di umano'y naghahanap ng mga marirecruit at tatanggap ng maliit na halaga upang mag-post ng pagsuporta kay VP Lenny sa social media. Kahit kailan ay hindi tayo gumagamit o gagamit ng ganitong mga pamamaraan upang kumalap ng suporta. Naniniwala ang ating tanggapan na ang mahusay na serbisyo publiko na ang hihikayat sa ating mga kababayan na makiisa sa ating mga inisiyatibo. Sa totoo lang, kahit po mag-deny si Lenny Robredo, hindi naman po ito maitatago, mga sangkay. Ang matindi dito, dahil kahit pinagtanggol ng mainstream media si Lenny Robredo at tinawag pa po itong fake, hindi na po maitatago yung katotohanan, mga sangkay, na ang post ng taong yon kumalat na po sa social media, na screenshot na po ng netizens, at kahit ipagtanggol pa nito mga dilawan na media, hindi na po nila maaalis ito. At nalaman na po ito sa publiko. At kahit mag-deny pa si Lenny Robredo, maraming ebidensya ang lumabas na noon pa man, mga sangkay, na naipakita na nga po natin dito. Nakagaya na lamang po na ito, mga sangkay. Ayan, basahin po natin. Mag-invite ka lang ng mga anti-Duterte basta may FB at lagi may data. 100 per head. Pag may napapasok ka at 5K per month, okay na ba yon? Dapat mag-ingat. Gumawa kayo ng dummy account. Sagot naman po ng hinihikayat niya. Okay na din, ma'am. Lagi naman ako nag-FB kahit 4 hours a day pa. Pasok na ba yun, ma'am? Eto, mga sangkay, legit na legit po talaga ito, yung ganitong klaseng pangihikayat nila. Not knowing na yung mga nakakausap nila minsan ay mga pro-government. Isipin nyo to, 93% ng mga Pilipino ay pro-government at iilan lamang po yung mga dilawan. So once na mag-a-attempt sila na mang-recruit, may screenshot din po sila kaagad at mabibisto yung kanilang ginagawa. Eto po yung katangahan ng mga dilawan na hindi po nila nasusolusyonan. Gagaya na lamang po nito, isa pong group chat ng mga dilawan ang napasok ng mga pro-government. Wala silang kamalay-malay na napasok ang kanilang group chat na Yellow Warriors. At dito mababasa natin, ayon po sa isang troll na to, boss, busy lang, kailan po ating sahod bilang trolls ng LP? Wala na po ako allowance. Sabi naman po ng isang troll, wait lang po mga boss at madam. Sabi ngayon, this week daw GCash hulog bayad sa atin. Galing daw natin mang-bash at magpakalat ng mga wrong information or fake news. At need pa rin natin magtanim ng fake news. What? So dito, mga sangkay, bistadong-bistado na sila. Maraming beses na. At kahit magtulong-tulong pa itong mga siraulong media sa Pilipinas, hindi na po nila maitatago yung katotohanan na booking na po ng sambayan ng Pilipino yung ginagawa ng mga dilawan na pagpapakalat po ng mga maling impormasyon at panghihikayat sa maraming tao gamit po yung kanilang mga bayad na troll. Ito naman po yung reaction ng netizens nung ipagtanggol po ng News 5 si Lenny Robredo. Sabi po ni James, News 5, kahit pabanguhin nyo ang name niyan, di pa rin mananalo yan, promise. Parang tinuldukan na po niya dito kasi kapansin-pansin naman talaga na itong mga mainstream media pinagpipilitan po na pabanguhin ang pangalan ni Lenny Robredo kahit wasak na wasak at sira na po sa sambayan ng Pilipino. Mga bobo! Napapansin nyo yun, mga sangkay, mas marami pa pong balita kay Lenny Robredo kaysa mga proyekto ni President Duterte na pagkadami-dami. Kaya tama po yung sinabi ni James Bryan na kahit papabanguhin ang pangalan ni Lenny Robredo, hindi pa rin mananalo yan. Maliban na lamang po kung Smartmatic na naman ang gagamitin sa halalan. Sabi naman ni Tala, mga sangkay, totoo yan, huwag na kayong magmalinis.
nabuking na kayo. Huwag na kayong magmalinis. Totoo naman kasi na talagang maraming troll ang mga dilawan na nagpapaalat po ng mga maling impormasyon na pinagpipilitan po nilang ipagtanggol yung Liberal Party, ipagtanggol yung mga dilawan, pabahuhin yung pangalan ng mga dilawan. Ang kaso lang, bistado na sila ng sambayan ng Pilipino, papaano pa nila maipapaalat yung mga maling impormasyon kung booking na po sila. Kaya nagmumukha silang katawa-tawa sa social media, mga sangkay. So eto, kahit ipagtanggol pa ng News 5, hindi na po talaga nila mapagtatakpan ang katotohanan ito. Kahit sabihin pa nila na fake news yon, hindi naman yung mga Pilipino bobo eh. Alam na mga Pilipino yung totoo at hindi totoo. So mga sangkay, maraming salamat sa inyong panonood. This is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po. Bye-bye.